Good evening sa ating mga kababayan. At dito na po na naman po tayo. At good evening po. Talagang too depressed talaga. Too much depressed na talaga tayo. Ano, diba? Kasi sobra-sobra na itong mga nangyayari talaga. Ako nga, nababaliw na ako dito eh. Ayan. Kaya nga... Kasi masyadong nakakatakot na hindi na ito kwan noon 140 pa lang ang mga naapektuhan tayo, pero ngayon my God, umabot na tayo ng more than 600,000 worldwide. 600, imagine mo yan. Ano bang gagawin natin ngayon? Ha? Ganito na lang ba? Super duper duper boring, di ba? Teka, aano ko yung mga update ko para sa ganun, maano ninyo. Eto. Yan. March 28 ito, ha. Ano ba ngayon? 29 na ba ngayon o 30 na? Hindi ko na tinitignan kung anong araw na ngayon. Pero ito ay dated ng March 28 update. Okay? Ngayon ay umabot na tayo ng super peak na. Salagang super duper peak na tayo. Kaya nga sana nga po ay mag-stay at home kayo. Huwag kayong pag-alagala. Magtiis na lang. Kailangan yung luxury na kumakain kayo noon. Medyo tipid naman sa mga pagkain. Kasi nga po, una, may isang lugar na kaya hindi nakakabigay ng relief. At in-stop nila. Chaos na eh. May nagsasabugutan, may nagaanuhan. Wow! Baka naman pwedeng pagsabihan itong mga tao na to na kailangan naman sana ay yung bang pumila para lahat ay mabigyan. Meron po, sobra-sobra pa po yung mga ibibigay. Ang problema nga naman, paano ka mamimigay nga naman kung napaka-violent naman nila? O di siyempre, i-stop mo. Pagkatapos, pati na yung mga kaldero, mga ano, gutom na kami, blah, 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 blah. Oh my God! Ito lang yata Pilipinas ang ganito, ah. Ha? Walang disiplina. Paano si kayo mabibigyan? Paano mo yan mabibigyan? Kailangan i-announce sa television dyan, mga ano yan, kung ano nangyayari, na dapat pagsabihan sila na pumila sila. At dapat kailangan talaga ng army, mga pulis, para mapagsabihan ng mga iyan. At kung hindi, magugutom talaga sila. Dahil kasi, ikaw na nga ang magbibigay, yung mga workers doon ang magbibigay. Kung sasabunutan ka dyan o babatuhin ka, aba, hindi biro yan. Baka mauna pa silang mamatay kaysa yung COVID-19 na yan, coronavirus na yan, di ba? It's too dangerous talaga yung ginagawa ng ating mga kababayan. Kulang sa disiplina. Ay po, tres. Paano makakapagbigay nga naman sila? Kailangan maglagay ng army doon para sa police, army, yung mga barangay, yung mga tax force, yung mga ano, magtrabaho naman kayo. Yung mga bagong mga kagaya ng tax force dyan, mga kung ano-anong mga organization dyan na ungovernment benefits, magpapatayo din lang kayo ng mga ano, ng mga organization nyo, tumulong na lang kayo din. Ayan, para sa ganon, sa mga barangay ninyo, kumilos. Hindi yung nagpapa-cute na lang na nagpapa-cute na may organization ka nga. Meron ka nga marami dyan, hindi naman kayo kumikilos dahil nga siguro takot kayo or whatever. Pero, isarado nyo na yung mga organization ninyo kung hindi nyo gagamitin. Ito ang time na magagamit na ninyo. Ganon, okay? Sana nga naman, concern lang po ako sa ating bansa. Dahil nga kasi, imagine mo ha, apat na
isa lang. Nag-umpisa tayo sa isa. Tapos, wala pa sa sampu ng matagal. Mga weeks pa ang nakaraan. Pagkatapos, ngayon, anong nangyari ngayon? Umabot na tayo ng 1,000 na yata. Diba? Grabe. Eh, paano kulang sa disiplina? Eh, kung may nararamdaman ka, huwag ka nang lumabas. Magkulong ka na lang sa kwarto mo. Sabihin mo sa mga kapatid mo, mga parents mo na huwag nyo akong lapitan dahil ako ay may nararamdaman. Ganun po yun. Para naman, eh kung mangdamay ka pa dahil nga kasi, ano, eh kasalanan mo na yun kay Lord. Dahil nga kasi, magdadamay ka pa ng kasama mo, eh imbis na masave yung mga iba, eh wala. Diba? Kaya nga naman, please naman, mag-ano naman kayo, bigyan ng disiplina. Ngayon natin kailangan ang mga disiplina po ninyo. Disiplina. Yan. Oh my God. Kaya kung minsan ayoko nang buksan ang mga ano, ang mga news-news. Kung minsan nakaka-stress. Pati tuloy ako, tumatanda na dito, nai-stress. Anyway, kaya nga sana nga naman po ay pakiusap. Magkaroon kayo naman ng disiplina. Gusto niyo mabibigyan kayo kung kayo ay tatahimik diyan, magpila kayo. Ay nako. Paano nasugpo ng China ang ano nila? Ang coronavirus doon. Ha? Zero na ngayon, zero na, wala nang nahahawa doon. Paano? Madisiplina sila. O, tignan mo ha, sila pa yung dating backward na mga ano, na mga very old fashioned noon. Ngayon sila ngayon ang more modern kaysa ano. Sana nga naintindihan po ninyo at kayo po kung nakikinig po kayo, paki-say, share nyo na lang sa mga ano na dapat pumila sila. Alam ko, may nakita pa ako, nagaganon pa ng mga kaldiro, kung ano, nagsasalita ng masama, kung ano-ano, my God. It is stop ng mayor ng mga barangay because they do not have discipline. Eh, ikaw ba naman, nandun ka, ganun ka, eh kung ibinigay mo doon, tapos bumalik uli, kumuha uli, bumalik uli, balik-balik, eh paano naman yung mga mahihina doon na hindi makapag-push ang sarili? Eh di kawawa naman sila dahil kasi nga kumukuha yung mga iba na malalakas, maya-maya nandun na naman, pipila na naman, mamaya pipila na naman, lahat na lang ng mga ano nila, kamag-anak, ano, sige, papipilain para doble-doble ang makukuha, di ba? Wow naman. Naku naman. Para ako tuloy na nininervyos tuloy ako sa ganitong sitwasyon dahil nga kasi talaga po naman na wala pong disiplina talaga. Walang disiplina. My God, walang disiplina. Nakakatakot. Dahil nga kasi imbis na meron na kayong makain ngayon, eh siyempre isasarado yun, isasara. O tapos magwawala na sila. Eh papa, hindi ba nila naisip na pumila sila? Dapat yung mga nagbibigay ng relief, walang pumila, walang matatanggap. Ganon. At hindi lang yun, ganito po yun. Dapat magbibigay kayo ng number or pangalan or ano dyan. Na sticker na galing sa inyo na hindi nakukopya, hindi nasi-xerox. Para sa ganon, lahat ng bahay doon, pumunta muna sila sa barangay para kunin yung ticket nila bago sila pumunta dyan. Dahil kung hindi, may 3, 4, 5, 6 beses dyan pupunta, pabalik-balik yan, hindi nahihinto yan. Paano di mauubusan naman yung mga iba naman, di ba? Lalo na mga senior citizen, hindi sila nakaka-push na ganun, mahina sila. O di ba? Kailangan, kagaya ng ginawa namin sa Rotary nung Christmas, yung Muntinlupa Rotary, ay kasi member din po ako doon sa Rotary Muntinlupa 301
yan po yung number po namin, Muntinlupa Rotary. Noong December, nagbigay kami ng mga Christmas present dito sa Putatan. No. Ngayon, may before that, nagbigay na ang Rotary ng mga coupon para sa ganon, ma-pick up nila yung ano. O ngayon, eh kung yung coupon na yon ay kukunin yung coupon. Ganon. Napakaganda ang sistema ng aming Rotary Club. Diyan sa Muntinlupa. Hello, Rotary. Yan. Dahil nga po kasi, may coupon niya na ibibigas. Siguro naman, meron ba kayo ganon? Eh kung wala pa, gawin po ninyo. Ngayon, i-distribute ngayon sa mga bahay-bahay. O di kayo yung wala, pupunta sila sa ano, may number yon. Pupunta sila para malaman din kung ilang number ang nabigyan. Kukunin yon. Hindi mo pwedeng i-ano dahil may number yon. May number. Yung number na yon, pag nakuha na, hindi na pwedeng ulitin yung number na yon. O di ba? Kaya nga, lahat mabibigyan. Yung walang mga number, hindi pupunta sa barangay para kumuha. Ano, bibigyan ka ng iba't ibang number na dalawang beses, for example, or every time na kukuha ka mo ng number mo. E di ano, di may prinsipyo yon, siguradong pipila ka, hindi ka pwedeng mawala, di may number ka eh. Walang madudoble-doble-doble, unless nanakawin yung number mo, eh wala na, huwag mong iwawala, ganon. Ayan. Ako pag may mga number ako, kung minsan wala akong bulsa, ilalagay ko dito sa bra ko, sa loob ng bra ko. Mga ganyan ba? Dahil nga kasi kapag wala kang numero, wala kang mga ano, yung number na ano, ay hindi ka kwan, hindi ka bibigyan. Di ba ganon yung may coupon, parang coupon, ganyan. Dapat ganon ang gawin lahat ng barangay, lahat ng mga ano. Para sa ganon, ay madisiplina sila, hindi pipila talaga sila. Dahil nakakasiguro sila na meron silang makukuha dahil kasi nakapila sila at may coupon sila. Tama? So anyway, dapat ganon yon para maiwasan itong mga ano kayo. Kaya nga, kayong mga nakikinig ngayon sa programa ko, please lang naman, huwag kayong magwala. Meron kayo lahat. Ang problema lang, kayo ang mga may problema. Ganon. Actually, siguro much better yung ano, hindi na yung ganyan. Either may coupon or mismong may mga magdi-deliver na sa mga bahay-bahay na nila. Every bahay meron. O, ilalagay mo dyan, bahala ka sa pamilya mo, ganyan-ganyan, para walang madoble-doble. E di mas ano pa yon? Okay, matrabaho nga, siyempre, di-deliver mo pa. Eh, what you do is, yung parang ganyan, lahat ng ano, meron na. Ilagay, yung mga ano, ilagay mo na lang doon sa, ano nila, gate nila, o whatever. Total, may CCTV naman sigurado yan, o makikita naman yan, kung may kumuha, kung sinong kumuha. O di kaya magtimbre ka, o tawagan mo sila, tao po, o yan, o, ganyan, ganyan. Siguro naman ay, it's good, di ba? O di kaya yung coupon is good. So anyway, ayan po, ayan. Ako po si Vcof Oviedo, Violeta Franklin. Kaya nga po ay wala po ako kasi sa aking studio sa Manila. Kaya ito na lang po, magla-live na lang po ako ng ganito para sa ganun po. Ma-update naman kayo, lalo na yung mga may Facebook lang sila. At least mapapanood nyo at mapapakinggan nyo kung ano yung mga update natin. Okay? Yung kung una mismo yung news or whatever, ganyan, worldwide, di ba? Ay, nako. Teka nga muna, naiinitan tuloy ako. Kasi, medyo mainit ang ulo ko ngayon dahil kasi lockdown din kami dito sa Boracay. Grabe. Lockdown din kami. Na-lockdown kami ngayon. Sayang.
lumabas ako kanina, pumunta ako dun sa pulis, naganap ako ng pulis para tanungin ko kung ano ba yung rules and regulation na naman dito sa Boracay. Dahil nga kasi pumunta ako sa palengke para bumili ng fruits. Kasi nga talaga, Diyos ko, hindi ako, I can't live without fruits or vegetables. Kaya nga nag-hire pa ako ng tricycle para dalhin ako dito. Dahil nga po, ang bigat nung dala ko, Diyos ko, sakit ng shoulder ko. So, bigat pati pakwan, bumili kasi ako, pakwan, apples, kung ano-ano. Kasi nga, para sa ganun, at least may fruits man lang, importante yon. So, anyway, okay naman, sabi nila, lockdown na po tayo ngayon. Pero binigyan pa rin ako ng chance na pumunta dahil kasi wala akong. Diba, meron kang may ibibigay sa yung card para sa ganun, ikaw lang yung authorized na yung kapatid ko ang binigyan, hindi ako. So, anyway, pinagbigyan din ako. Pero sa susunod ba, tomorrow, wag na kayong lalabas. Yun, opo. Diba? So, anyway, binili ko ng gusto kong bilhin para sa ganun, maski isang linggo, at least may fruits ako. So, anyway, ayan po, lockdown na po kami ngayon, pero wala pa naman ako nababalitaan na may coronavirus dito na natamaan, kundi sa, dyan po, sa labas, outside the island, meron yata isang confirm na isa o dalawa yata. Yun lang, ang rumors lang po yun. Hindi ko naman po alam. Wala pa namang ako nababalitaan. So, pero, Diyos ko, ganun pala ang lockdown. Parang ghost town. Yung millions of millions na tourists na pupunta dito sa Boracay, walang katao-tao. May isa, dalawa, o may ilan lang na passenger. Pero sabi sa akin yung sinakyan kong tricycle na paisa-isa, na bukas hindi na ako magpapasada dahil kasi takot din ako. Pare, takot ang mga tao dito, takot pati na yung fruits stand na pinagbilihan ko. Ma'am, sabi sa akin, distance po tayo, sabi niya. Oo nga pala, sige, lumayo ako. Naka-mask ako, may dala akong sanitizer at saka yung alcohol. Nung pumunta ako ng bangko para mag-withdraw sa ATM, nako, iniisip ko kung hahawakan ko ba o hindi. So, ang ginawa ko ay may dala naman akong yung wipe. Tapos, dinagyan ko ng alcohol yon, pinunasan ko muna. Yung mga pipinduting ko, pinunasan ko muna bago ako nag-withdraw at nagpindot. Ay, nakakatakot, no? Paano ba naman? Yung hinawakan ng confirm coronavirus at hawakan mo rin, papasa na sa finger mo. Ay, nako. Ang ginawa ko, pagdating ko dito, doon pa lang sa tricycle, nag-ano na ako ng alcohol sa mga kamay ko. Nakakatakot, no? Ito yung talagang nakakatakot talaga. Kaya napakadami ang mga umakyat na more than 1,000 na ang affected ngayon. Paano, siyempre, yung hindi nila alam . Kaya kailangan, you need to aware ka talaga. Yun. Ay, naku po. Kasi nga, 14 days bago mo malaman na meron ka, natamaan ka. Pag ngayon, nahawa ka ngayon, wala muna. Wala. Hanggang 14 days, saka mo lang ma-feel na nahawaan ka pala. Imagine mo yan. Hindi mo feel na nahawaan. Kung ano-ano nang ginalaw mo dyan, kung ano-anong kinausap mo dyan, kung ano-ano na pamilya mo, lahat ng pamilya mo, o diba, nahawa, hindi mo alam, okay, nandun na tayo, hindi mo alam after 14 days. Kaya nakakatakot, kaya kailangan be sure to yourself na pag lumabas ka at namalengke ka, kailangan pagdating mo, magbihis ka na yung damit mo o ilagay mo na sa
ibabad mo na ng tubig para ma-wash na, pagkatapos o di kaya maligo ka or whatever, o magano ka ng alcohol kaagad, tapos yung mga pinamili mo, hugasan mo yung pinamili mo ng baking soda hammer, yung sinabi ko kahapon, ganon. Para sa ganon, to be sure na hindi kayo nakaano ng mga ano dyan sa labas. Kanina nga hindi ko, naglakad ako, ha? Parang ghost town, walang katao-tao. Samantalang noon, millions ang pumupunta rito ng mga turista na halos hindi ka makauuga sa mga grocery at mga ano. Ngayon, wala. As siguro pa isa-isa lang. Mabibilang mo sa darili mo kung ano yung mga naglalakad sa kalye. Sayang nga, hindi ko nadala yung camera ko kanina nag-live sana ako. So anyway, siguro sisingit ako one of these days. So anyway, ganun po. Kaya, naku po, March 28, sa Italy, 996 death in 24 hours. Tumataas, ha? Tumataas. Imaginin mo, 996 na mamatay. Hindi nila alam kung saan nila ilalagay, kung saan nila ibuburol, kung pati cremation, punong-puno na. Nandun na sila, namatay na sila sa mga kalye-kalye-kalye. Nandun na sila, nakaparada na. Ay, naku. My God. Gusto nyo bang magaya tayo ng ganun? Kaya behave. Mag-behave kayo, please. Jesus Christ, ano ba naman ito? At pray, you stay in your home. Tingnan mo ako. Nag-iisa ako dito. Ala, araw-araw na di hamak. Kuminsan, nilalagay ko yung YouTube. Nanonood ako ng comedy para magtawa ako. Hindi yung nakasimangot lagi na panay consumption lagi, na panay nakakatakot lagi. Ayun, at sa umaga naman, ayan, nagtatanim ako ng mga gulay-gulay, kaya napakadami ko ngayong tanim ng mga gulay na namumunga na yung mga kamatis ko. Kaya nga, do something. Yung hindi mo nagagawa noon, gawin mo sa loob ng bahay mo para hindi ka mahawa. O di kaya, kung galing ka naman ng online o mag-apply ka ng online na ikaw na lang yung operate, mga ganyan. Maraming klase. Yung mga kababaihan naman, yung mga lumang-lumang mga bag ninyo na inaamag na, ilabas lahat. At hugasan mo, ilabam mo. Pagkatapos, diba, meron yung mga leatherette na natutuklap yung mga balat niya. Huwag nyong itapon yun. Tanggalin nyo yung natutuklap. Then, kung marunong kang magpainting, pinturahan mo para maging look like new. O di kaya, bumili ka ng, kung meron kang mga kung anong decor dyan, dekorasyonan mo. Ay, di ba, mga ganun, mag-imbento. Ganun. Ano ko ako. Yan ang favorite kong mag-imbento ng kung ano-ano. Anyway, Italy, 996 death in a 24 hours. 46 doctors died already. Doctors, nurses na namatay na sa Italy lang ito, ha. At over 919. Ito yung kahapon pala, 919 plus nadagdagan sila ng naging 996. 100 ulit ang naidagdag ng everyday. Oh. So imagine mo everyday. Everyday. Sa Spain naman, wow, thousands then every day. Nagaganyanan sila ng Italy at saka Spain. Yan. In United Kingdom naman ay March 28, Boris Johnson test positive of COVID-19. Pati yung Prime Minister doon ay positive din na may imagine mo, saan naman yan ako? Siguro kami meeting, merong isa doon na may virus. Nakakaawa naman, my God.
Kaya napakalungkot yung mukha niya nung sinasabi niya na I'm positive in COVID, COVID-19. Nakakaloka. Lockdown na dapat one week ago pa. Sana nag-lockdown na sila. E ngayon lang, kailan lang, few weeks pa lang sana, nag-inactionan na. Hindi, in-ignore nila eh. Ah, may balita, may good news na si negative daw si Eric Yap. Aywan ko lang, hindi kaya binayaran yung mga ano na yan? O ano na, na sasabihin negative? So anyway, nagkamali daw yung doktor na siya ngayon ay negative COVID-19, si Eric Yap. Yun ang sabi sa news. Nagkamali daw. Yan. Ilang doctors? 46 sa Italy. 996. Ay, nako. Ang namatay. Tingnan mo ha, nung sa Spain naman, Madrid, sa Spain, ay 769 death reported today. Today, meaning to say, a day lang yun. Imagine mo 700. Matagal pa naman natin pag nagbilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angking sa 100, pagod ka na. Imagine mo, 769 a day. Saan ba naman yan? Sa sulok, buong sulok ng Spain na yan. Ang total COVID-19 na fatality ay 5,990 reported in Spain, have been reported in Spain. Ay nako, nakakatakos, nakakaloka, no? Pag nandito ka, mag-iisa ka sa inyong kwarto, hindi mo alam what's going on outside, kundi sa TV, sa media, sa ano lang. Eh kung mahina pa yung wifi mo, wala na, hindi mo na alam. Hindi na aandar yung pan mo, di ba? Ay, nako. Itong worldwide natin ay as of now, March 28, 2020, more than 600,500 ngayon ang cases ng COVID-19. Ah, dami ah. Kahapon yata half a million, another 100,000 worldwide. 20,262 death worldwide. 28,000 nagnamatay na, para tayong gumira ng third world war ngayon na. Paano ang ano natin ngayon ay ang kalaban natin eh, hindi natin nakikita kaya napakahirap. We can't see, you know, 600,500 cases worldwide ngayon March 28 at saka 28,262 death worldwide and 114,449 recovery. That is a good news. Yun naman ang good news. Maybe they have a slight lang ang mga yun at malakas sila. Ayan. So anyway, yan po ang ating news. Yeah. Sa New York naman, more than 3,500 lahat in a few days lang ito. Yan. At saka a few chilled truck, meaning parang freezer na truck, full of bodies, dead body na nakaparada doon dahil wala na po silang paglagyan. They cannot put anywhere, so they have a few trucks, like a chilled truck, like a freezer, that it's been there waiting for people that dead people, yeah, body. So in New York, that is in New York, yeah, more than 3,000 COVID affected only in Australia. Sa Australia, 3,000 naman doon sa Australia affected, COVID-19 affected.
Yan. And Philippines naman, dito naman sa ating Philippines, naku, umakyat na po. It's March 28, new cases is 272 COVID-19 in one day. Aray, sakit doon ah. In one day. Ala. Ayan ah, we are still starting, ha? Huh? In Philippines, 272 COVID-19 in one day. And 1,075 rising outbreak. Yan, ang mga affected na. At 14 more death totally. Another 14 more death in a day. In more, pahabol yon na 14. So, ang total death ay 68 ang death po natin ngayon, 68. So, yung 200, ay mali ako. Yung 272 ay affected in one day. Ha? 1,075 rising outbreak. So, naging 1,075. 14 death today, totally. Yeah, 68,000 total. 68 ang total sa Pilipinas na death. 60, ah. Before, only one person. And then, naging dalawa. Ngayon, matagal tayong below 10 pa lang. 10. We only have 10 death before. That was a little bit more last month. Or, you know, it takes long time, ah. Matagal bago tayo nag-reach ng 68, ah. So, because it's a lack of discipline. Disiplina. Ay, nako. Sa abroad naman 280 Filipino abroad infected. They are coming in the Philippines, but sigurado ma-isolated sila. So 35 people lang ang recovery out of 1,075. Okay? Yan po ang mga update natin. 4,000 Filipino cruise ship welcome for quarantine here in the Philippines. They are now coming. Naku, ang dami ah, 4,000. So, paano yan? Magkukwarantine sila ng 14 days bago sila maka, ano, saan dadalhin ng ating, ano yon, ng ating gobyerno yon. Sa dami nila. O, diba? In U.S., ang news sa U.S. ay approved ng President of United States, yeah, Trump, historic $2 trillion for coronavirus. Trillion. Hindi na natin mabilang yun, ha? Trillion. $2 trillion na yun, ha? Ang inaproban niya para maitulong dito sa coronavirus. Ayan po ang update po natin. Ayan. So, bukas uli, ipapaalam ko uli sa inyo. Kung hindi kayo nakapanood ng worldwide, ibibigay ko po sa inyo yung update ulit tomorrow. Okay? Para sa ganun po ay ma-update po kayo. So, anyway, kukwentuhan tayo. Yung ano po, kung kayo ay naka-home quarantine kayo, naka-home self-quarantine kayo. Dahil kasi nga, wala na ngang space. Kung pupunta ka doon, eh baka flu lang na ordinary yung sakit mo. O di kaya, it's just only a mild cough. Kasi ganito po yon. The cough, if it's a mild cough, is different than the coronavirus. So, if you have a cough and you have a fever, but you can breathe nicely, openly, hindi yung not hard to breathe, and you got no sense of smell, ganon. If you have sense of smell and you can breathe, you have a fever, you have a cough, then you are quiet free.
sa coronavirus yon. Kaya mag home quarantine kayo and then cure your uminom kayo. Yesterday, if you watch my program yesterday, ipinakita ko sa inyo yung lagundi. It's in my Facebook. Ang lagundi, meron ako dyan sa Facebook ko na yung in-explain ko yesterday. So, ngayon, ang mangyayari dyan ay uminom ka ng uminom ng fresh lagundi. Magpahana, sabagay, mahirap lumabas, ano? Well, pwede naman uminom kayo yung capsule or yung syrup, but the only thing is mas 100% stronger if the fresh lagundi from the tree or dried lagundi. Yun. Kung meron kayong kilala na meron yun, kumuha kayo ng marami, talian ninyo, ibitin lang ninyo sa kusina ninyo para yung hangin. Huwag nyo ibibilad dahil nga po kasi mawawala yung nutrient niya. Okay? So you need to drink. You need to drink that. At meron na po akong scientific name ng lagundi. Ayan, kaya ibabasa ko po sa inyo dahil kasi re-research ko po para yung mga tao na ano. Sandali po. At scientific name is Vitex, V-I-T-E-X Nigondo. Nigondo, N-E-G-U-N-D-O. Yan po ang scientific name ng lagundi. At sa Chinese naman, they call them five leaves chest tree. Ayan. Ayan po. So, alam nyo na po. Kaya nga, kung sakasakali man, pero dito sa Pilipinas, super duper duper marami po dito. Halos marami pong mga farm dito na may mga lagundi. Humingi po kayo. Kayo mga taga Urdaneta, kayo Urdaneta, no, bilbilang laang at agsel kwarte kayo, at dati ubuyo, tanukasta, no, coronavirus man, ay lalo nga hindi nalalala yun. Baka makure ka pa dito po sa lagundi. Meron po akong tanim po dyan sa Idda Urdaneta, dati Mulak, Idtanay. Meron akong tanim dyan sa Bayawa, sa Kamarkisan. Hanapin lang yung Oviedo family. Meron akong napakalaking puno doon ng lagundi. Sobra, ang dami-dami. Kumuha kayo ng kahoy niya para itanim ninyo. Napakadaling itanim yun. Ilagay mo lang doon sa lupa, aano na yun, lilibs na, mabubuhay na. So, kayo dyan sa Pangasinan, meron po doon. Sa Kamarkisan po, napakalaking lagundi. You are welcome na humingi po doon. Okay? At dito naman sa Muntinlupa, meron din po akong puno dyan, nakalagay lang sa paso, pero marami siyang leaves. Pwede din po kayong humingi dyan sa Muntinlupa. Yan, doon sa Frankland Entertainment Net Radio, nandyan po yung apat na puno ko dyan na nakalagay sa paso. Yan, pwede kayong humingi. Kung wala na yung, naubos na yung leaves dahil maraming humihingi, kumuha kayo ng yung kahoy, pwede rin yung steam niya, yung kahoy niya. Tagtarin nyo yun, ilaga ninyo. Pwede rin yun. Still good. Pero mas maganda yung leaves eh. Hindi may masyadong masarap yung kahoy. Pero yung leaves talaga, very strong. In 24 hours, giginhawa ka na. Maski may virus ka pa. I believe because I'm using it. As I said again, I have a cough that is really difficult to get rid of it. And I research and I use this lagundi to cure my cough. That was long time ago, 20 years ago. So anyway, now it's gone, completely gone. And even my sinus is gone. And pati asthma, may asthma kayo. And my bronchitis kayo, that is very good. So it's different. A coronavirus, you have a no sense of smell, and the diarrhea, nagtatai kayo, and also it's difficult to breathe, and a continuously fever, cough, yan po ang coronavirus. Pero a flu is only, yes, you have a little bit of headache, you have a
meron kang ano, yung fever. Ayan. Pero hindi ka nagtatae at hindi ka, and you can breathe normally, and also you can smell. So different eh, magkaiba. Ngayon, if you drink the lagundi, at least it will kill the virus inside. You can feel itching here in your throat. Parang pinapatay niya, parang may nagpapatay ng bacteria diyan sa ng virus diyan sa lalamunan mo, ganun ang mafi-feel mo. But to cook it is after boiling, you boil, and then after boiling, just leave for another 5 minutes so that it will more stronger. Okay? Ganon. Ngayon, kung wala kayong lagundi at konti lang yon, ay pwede mo naman i-boil uli in a second time. Less na yung ano niya. Pero, at least, drinkable pa rin, okay pa rin. Kasi, siyempre, walang makunan eh, di ba? Ngayon, kung sakali wala kayong makitang ganon, pwede naman yung ginger. Ayan, pero i-boil mo ng todo-todo na mararamdaman mo pag inumin mo na talagang mahanghang. Pwede rin yon, alternative din yon. Or, yung dahon ng bayabas. Ah, very common yan ha, yung bayabas. Tapos, haluan mo ng ginger yon. Pwede yon. At least, maski pa paano, merong kayong iniinom na salabat na nakakapatay sa mga kung anuman ang virus sa loob. Hindi yung lalala, kundi ano. You got nothing to lose, to try, because these are antibiotics and they are very good for any kind of viruses, itong mga dahon na to, bayabas din. Kung wala kang mahanap na lagundi, pero try na lagundi is the best. Ngayon, second lang yung salabat na ginger at saka yung guava leaves. Maganda rin yon, yung guava leaves. Nakakapatubo pa ng hair yon. Iniinom ko yon. Iniinom ko talaga yon dahil kasi yung taste niya mas masarap kaysa Chinese tea. Ganon. Oo. Kaya nga, kailangan humanap kayo, mag-research kayo sa YouTube, sa internet, para sa ganon, you try lang yon. Okay? Hindi yung upo na lang kayo dyan, bili ka ng ano, panadol, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan sa iyo ka. Ah, alam mo, okay, nandun na tayo, iinom ka doon. Pero iinom ka rin nung tea para magtulungan sila. Magtulungan, hindi lang iisa. O, diba? Anong malay mo? Baka may virus ka pagkatapos eh, pag ininom mo ang mga ito, eh wala ka na palang virus. Eh di wow, di nakapag-research ka pa. Na wow, ito palang ganito na herbal ay mas mabisa kaysa ganon, ganyan, ganyan. O, di ba? Ganon po yun. Yan. Kaya sana nga po ay mag-self-quarantine kayo, pero kesa ba naman pupunta ka pa ng ospital muna? Hala, magpapanik ka. Ano ka sa ospital? Samantalang, eh mamaya, nahawa-hawa ka dun. Eh, di lalo na namang grabe. Dead ball ka na talaga. O, di ba? Ganon po yun. Kaya mag-ingat. So, anyway, again, bubili kayo ng baking soda para panghugas sa mga binili ninyong vegetable, karne, ano, kasi kuminsan kung sino-sino humahawak doon sa palengke yung mga karne na yun, baka may virus siya, eh, dinalagyan na ng virus yung pagkain mo. So, the best thing ay, hugasan mo muna yung baking soda. Teka, papakita ko. Ay, baliktad. Ayan. Hammer. Ito po'y ginagamit ko ng mahigit na siguro mga 20 years ko na, more than 20 years ko nang ginagamit ito. Pag ako'y nagluto at bumili ako, lagi kong hinuhugasan po nito. Pero kung wala kayong makita, dahil kasi nga, alam nyo na, ubos na. Marami din nakakaalam nito. Ay, kung wala kayo niyan, ay yung asin. Pero never na gumamit kayo ng imitation na mga asin.
Hindi ako mag-mention, pero alam nyo na ibig sabihin. Kailangan ay sea salt. Sa palengke, napakadami doon. Nagtitinda isang container na ganyan, 25 pesos. May yung maliit, 15 pesos, 5 piso, ganon. Kaya nga, kung hindi man kayo, let's say, yung wala yan, hindi nyo mahanap ito. Pero in the future, kunin po ninyo at napakaganda yan. So anyway, asin naman ngayon. Buburan mo siya ng asin. Sige, hugasan mo ng asin. Tapos balnawan mo para mamatay yung mga virus. Kung sino man ang humawak-hawak dyan sa karni o ano na yan. Ganun po. Para sa ganun po ay mag-maintain na malinis at saka sa awa ng Panginoon. Diyos ko, dahil napaka magtatai lang ako pag may stress talaga ako, yung stress talaga. Kasi ang stress nakakapagpa-ebs, yung bang magdadayarya ka. Yan, bihira akong magganyan dahil nga kasi talagang super ako, hygiene ako eh. Mahilig ako sa mga malinis, maano ako. Kaya hindi ako kumakain sa mga karinderya dahil kasi imagine mo yung mga usok-usok na napakadaming jeep, tricycle doon dumadaan, nakatiyang-iyang yung mga pagkain. Oh my God! Iwasan po ninyo yun. You need to avoid that. Don't ever eat into those places that the food is open. Yan. Maski na yung nakaano na ganyan, kung minsan, be careful lang. Kung alam mong kaluluto lang, makikita mo naman yung kaluluto at saka yung pinahiinit. Dahil yung pinahiinit, kukunti na lang yun. Umaga-umaga pa. Pero yung mga iniluto, kaluluto lang, marami yun. Tapos ang init-init, maybe pwede yun. Yan. Pero yung nakatakip, dapat nakatakip. Ay, huwag kayong kakain ng afternoon sa mga ganon. Dahil kasi nga, no, Diyos ko, iniluto nila sa gabi, hanggang umaga, hanggang tanghali, hanggang hapon. E di ilang fumes, bacteria, dust na yun na punta roon. Di, kailangan, kung kumain ka sa mga ganyan sa morning o lunchtime, pero siguraduhin mo ang i-order mo yung bagong luto. Makikita mo naman eh. Okay? Ganun lang, bigyan ko lang kayo ng tip dahil nga po kasi para hindi kayo magkasakit. Eh nako, mahirap magkasakit ng hepatitis at saka yung Diyos me. Siyempre diyan nakukuha 'yon. Yan. Ngayon may ipinost ako sa aking Facebook ang tilapia. Tilapia, ha? 'Di ba? Magsarap noon. Favorite lahat ng mga tao 'yon sa tilapia. Alam nyo ba na hindi ba magandang kainin ang tilapia? Isa sa pinakamaruming isda sa buong mundo. Dahil yung feeds na pinapakain nila sa mga tilapia ay tai ng mga kambing, mga hayop, mga manok, yung mga poultry dyan na tai ng mga manok, tai ng mga yun po yung feeds na yun na iminimix nila na ipinapakain sa tilapia. Wow, yak! Ayan, nung nabasa ko yan sa internet, nako, hindi mo na ako mapapakain ng tilapia ngayon. Maski napakasarap, ang sarap nga, kaya masarap kasi ang kinakain nila, mga tai ng mga manok, mga tai ng mga kung ano-anong mga hayop dyan. O, diba? Ganun po yun. Kaya nga makikita mo yung mga, pag binuksan mo yung bituka, ang itim-itim na parang yung mga kwan. Imagine mo yung kinakain mo, ang kinakain niya, tai ng mga manok, tai ng mga kung ano-anong animals, di ba? Okay. Yun po, binibigyan ko lang po yun ng tip para sa ganun, makaiwas po kayo sa sakit. Dahil kasi, lalo ng itong coronavirus, saan ba nakuha yan? Kundi yung mga ganyang maruruming hayop, mga di ba? Imagine mo, ipapakain nila tai ng mga manok. Yung mga feeds na yon ginawa sa tai ng manok, mga ano-ano yan, mga kung ano-anong tai ng ng mga animals. So, anyway,
yung mga friend ko sa Facebook, nandun nakapost naman yun, basahin na lang po ninyo. Okay? Ayan. Kaya mag-ingat po kayo. Naku. Kaya nyo, magre-research ako araw-araw para sa inyo. Para sa gano'ng ma-update kayo. Ano? Ayan. Kung nakinig sana ang mga tupal na mga kababayan natin, hindi siguro tayo umabot ng ganitong kadami ang mga coronavirus. Dahil nga kasi, magbe-behave sila. E paano? Kung hindi pa balibalin ng army na ano eh, makikipag-away pa sila, duduraan pa nila yung mga army, mga ganyan, makikipag-bakbakan sila. Ay, nako. The army, the police, they are trying to save us too. Tingnan nyo, pati sila, napapahamak din. Tingnan mo, ilan na, 10 na yung doktor. Hindi ko lang alam kung baka meron pa, marami din mga naapekta na death. Ah, death. I'm talking about death, ay more than 10 na nurses and doctors. Ang naapektuhan, ang dami-dami na rin. Imagine mo yan. Meron pa ngayong napanood ko, umiiyak na yung bata, yung intern na nurse, dahil nga kasi gusto na niyang umuwi. Oh, pero siyempre may sinumpaan siya doon, kaya kailangan ituloy niya, oh, di ba? Kaya my God, mag-behave naman, please. Jake Perdigon, hello. Thanks for watching. Salamat po. Yeah, Jake Perdigon, paano kasi ito? Ang sabi dito, paano kasi, ito kasi ang itinuro ng mga dilaw noon. Yan, totoo yan. Dahil alam ko noon, nung dilawan, ano, laging ganyan, laging may maraming mga, yung bang parang mga tao, nagmamakaawa lagi noon. O diba, tignan mo, pati ang ating mga kapulisan, my God, pati na yung mga chief, hindi ko lang nakuha yung pangalan, meron doon sa Camp Krami ang marami na ding naapektuhan na ano, mga chief pa yan ha, hindi lang ordinaryong mga tao, pero tignan mo, sila po ay nagkaroon ng COVID-19 positive. Imagine mo, kawawa naman sila, nakakasyak nga dahil matataas na tao na, ang matataas na tao na yung mga naapektuhan. O di ba, dapat they know how to control themselves, how to protect themselves, but no eh, kasi ang dami nilang problema. Ang daming problema. Pagkatapos ito pang mga dilawan, nagko-comment ng comment na instead na tumulong, marami pang mga ano, propaganda sila. Siyempre, tignan mo ha. Kawawa talaga sila. Sila ngayon ang mga hero ngayon dahil, can you imagine ha? Yan, ilang tumpok-tumpok na mga army, duduraan pa ng mga tao sa sila. Meron pa yung nakita ko talaga pong dakdak ng dakdak. Paano kami? Bla bla bla. Ay, Diyos ko, Santa Maria. Walang mamamatay na hindi kumakain. Uminom ka lang ng tubig, maski 10 araw, hindi ka mamamatay. Tandaan nyo yan, basta tubig lang kayo ng tubig. Yan. O diba, ibuil mo lang yung tubig. O meron ka ng mineral. Ay, grabe. Nakakaawang ating kapulisan, mga sundalo. Na imagine mo ha, 24 hours nagtatrabaho sila. Grabe. Naaawa talaga ako. Samantalang marami pang nagkukomplain dyan. Marami pang mga nasa kataas na gobyerno. Ano, sino ba yun? Yung mga nagrarally pa na... Wow, hindi daw kailangan ang mga militar. Ay, mga ganun. Diyos ko. Aywan ko. Just pray na lang to God na lang. Dahil kasi nakaka-stress talaga. Sa totoo lang, nakaka-stress. Dahil dito sa mga kababayan natin na hindi ko alam kung anong klaseng mga katao ang mga iyan. Hindi sila nakakaintindi. Kaya nga, ang China, instant, no virus na sila. Free virus na. Paano? Lock. Stay in your home. Pag may lumabas, naku, binubugbog na sila ng mga pulis. Talaga sinasampal-sampal pa. Meron pa yung babae na talagang pinusasan ka agad. Hindi naglagay ng
mas. Eh tayo, marami pa rin yung hindi nagmamaste. Mm. Pwede ka naman magtahi. Basta may cotton kayo, yung mga kamisita ninyo dyan, yung mga ano, dubli-dublihin lang. Tapos ano, lagyan mo ng garter sa gilid, kamay lang ang gagamitin mo. Pwede naman eh. At least ilalaba mo na lang yun. Ang importante lang, hindi mo mailagay yung kamay mo dito sa mukha mo. Kaya nga kanina nga, nung pumunta ako ng bangko, nag-withdraw lang ako ng panggastos ko. Eh ano eh, hindi, nakatayo pa ako ng mga siguro, mga 2 minutes pa. Tapos kinuha ko yung alcohol ko at saka yung wipe ko. Nilagyan ko yung wipe ng ano ng alcohol. Pinunasan ko pa. Siguro na CCTV na ako doon. Pinunasan ko pa yung pindutan ko at saka yung mga ano. Ganyan, may dala kayo lagi para punasan niyo muna. Oo, oo. Para sa ganun. Pag ginanon mo at may ilan yung nagpindot-pindot doon sa dami ng taong nagaano, sa dami ng tao na nagwi-withdraw. Aba, eh kung ikaw yung sumunod doon sa isang may virus, edi wala na. Nandun na sa kamay mo. Kaya lagi kayong may dalang, kung wala kayong alcohol na ngayon, ha? Naubos na yung alcohol ninyo. Kunin mo yung alak ng ano ng asawa mo, lagyan mo siya ng ano ng maliit lang na Clorox at saka sanitizer lang. Alcohol na 'yon. Mas matapang pa sa alcohol 'yon. O di kaya ano, o di kaya meron kang lalagyan mo ng sabon yung ano mo, wiper mo, saka tubig. Para pag ginanon mo, may tubig at saka sabon. Ala, o di pwede mong gamitin pag bago ka nag, ano, after na nag, ano ka. Kasi mas mabisa ang sabon, tubig, kesa yung 40% na alcohol. Mas mabisa po yun. So, anyway, ayan po ang advice ko po sa inyo. At sana nga naman po ay pakiusap lang, makikiusap ako sa inyo. Stay home. Ayan, maraming magawa sa bahay, yung mga hindi nyo nagagawa sa loob ng bahay ninyo. Ano, magagawa nyo ngayon. Bonding ng pamilya. Kasi pag ikaw ay lumabas, tapos nahawa ka dyan, imaginin mo lahat ng pamilya mo, ha, nakasama mo sa loob ng bahay. Naku po, hala. E di parang pinatay mo na rin sila kung nahawaan sila, lalo na kung mahina ang resistansya. At ito pa, hindi na ako nagmimintinance, dati nagmimintinance ako kasi ano, ng high blood at saka ano, yung high blood at saka cholesterol, dahil takot akong mag-high cholesterol eh, at saka high blood eh, kuminsan high blood ako eh. Ngayon, kinut off ko lahat ang mga maintenance ko. Ano ba, ano, alam nyo kung anong iniinom ko ngayon? 2 globes ng 2 butil ng garlic. Tatadtarin ko yun ng pinong-pino. Iyon ang, ganyan, ilalagay ko dito. Sabay iganon ko, tsaka sabay inom ng tubig. Hindi ko malasahan. O, hindi ko malasahan yung garlic. Ayan. Kasi nga, yun ay una, pang protect ng virus. Ikalawa, pambaba ng ano, pang lahat ang katawan mo. May mga bacteria dyan o virus dyan, matatanggal. At least, unti-unting papatayin. Every morning, wala pang laman ang tiyan. 2 garlic at saka warm na tubig. Yung tubig, mainit, na tamang-tama lang na mailalagay mo doon, mainom mo. Mararamdaman mo yung init hanggang sa katawan mo. Alam nyo ba ang study ng Japan? If you drink hot water every morning with an empty stomach, ay, wow, pati cancer daw, pati ano daw, talagang magagamot yan. Hindi siguro 100%, but it will reduce. Ayun. Ayan po. Kaya mag-research kayo kasi ganyan po ang ginagawa ko. I continuous researching. That's why for myself, ah. But I share with you free. Yeah. Itong mga programa ko, maski sa studio ko, free ito. Wala akong, ano ito, libre. Wala po ako. Hindi po ako nagpapabayad yung mga ina-advertise ko. Dahil nga kasi, just try to help the people.
ang aking kababayan. Okay? So, anyway, sana nga Lagundi. Yan. Maniwala kayo sa akin. Pag sumakit-sakit na yung ano mo, lalamunan mo at nag-ano ka na, parang ninenervyos ka na dahil kasi akala mo may COVID-19 ka, may coronavirus ka. Hala, magpaanap ka kaagad, inumin mo kaagad yan. 24 hours kang umiinom yan, maski tulog ka, maya-maya, pag nagising ka, naguubo ka, uminom ka ulit, sige inumin mo. Magpabili ka o kung may thermos kayo na maliit, punuin mo yun at inumin hanggang sa maubos mo and then mag-boil ka ulit. Tingnan mo, imposible. God bless talaga. God will help you. Talagang bak kung may coronavirus ka, baka yan ang makakagamot sa inyo. Baka, ako hindi ko naman sinasabing 100%. Pero kasi walang ano dito na pagtatryin ko, sana makapag-experiment ako kagaya ng ginawa ko doon sa Tox Oil. Yung Exemius po, ako po ang original na nakapag-research na yun pala ay dati yun, cooking oil lang yun dati. Engine oil lang yun. Engine. Yung, at saka spray sa mga farm. Dati lang yun ah. Pero nung nakapag-research ako, dahil nga po kasi nagamot niya yung sumasakit na tuhod ko, isinubok ko kasi nasa Rotarian pa ako noon. Rotary pa ako noon. Naimbitahan ako sa HIV forum noon. Ayun, kinausap ko ang pinaka-head na doktor doon. So, in-experiment namin yung isa. Ako mismo ang nag-convince sa kanya yung isang HIV patient. Sabihin ko sa inyo, talaga po naman na nag-successful ako. Tapos, pumunta ako ng Masbate. Merong cancer patient doon na binigyan ko ng libre, ah. Hindi ako nagpabayad. Binigyan ko ng 19 bottles, yun. Ang ininom niyang ganon, hanggang sa talaga po naman na naka-oxygen na kanon, nakalakad. Ganon po yun, ganon ang umpisa noon. O, pagkatapos, sinabi ko dito sa inventor na yan, ayun, hindi na ako pinapansin, natapos na kasi yung gusto niya eh. Ayan, pero humanda ka, Tox Oil, I'll put you in court. So anyway, ganon po yun. Yun po ang story ng Exemius Tox Oil po. So anyway, marami po akong ebidensya, hindi ako mawawalan ng evidence na ako ang nakapag-research noon. Yan, to find out that it can cure cancer. Ganun po yun. So anyway, malapit ko nang ilabas ito, malapit na. Yan, so anyway, ganun po din ang ginagawa ko ngayon. Kaya meron din napakaganda na gamot din ito, yung Zomac. Diyan po sa, ang problema nga lang, lockdown tayo ngayon, hindi kayo makapunta. Pero actually, hello Doc, Doc Roberto Oy, siya po yung head ng Zomac Ozone. Ayan din po, ay napakaganda po din yan para sa anumang sakit. Diabetic, talaga po naman nagagamot niya with can afford pa ninyo. Wala kayong babayaran, libre ang scan, libre ang pag-seminar. Talaga po naman tumutulong din si Dr. Oy sa mga mahihirap. Yan. Kaya nga, nakatatlong beses na rin ako pumunta ron, binisita ko eh. Kaya nga, ina-advertise ko doon sa programa ko. Ito po ay free. Yan. So anyway, kung meron po kayong mga kamag-anak or relatives na meron pong cancer, may diabetic na talagang stage 3, 4 na, at meron kayong mga, yung anuman ang sakit, please, Zomac, i-research lang ninyo dyan sa YouTube, Zomac, Z-U-M-A-S, Zomac. Tapos, i-research po ninyo si Roberto Oy. Si ang middle name niya, Oy. Yan.
Siya po yung pinaka-head doon dito po sa Union, UN Avenue po ang building nila. Yan. So, Mac, Ozone. So, i-research niyo yung Ozone. O-Z-O-N-E. Ozone. Yan po ay napaka... At saka hindi kayo magbabayad ng katakot-takot na pera na milyon-milyon kagaya ng mga operasyon. Never. Pero kung pupunta po kayo doon at cancer patient kayo, wag, dapat hindi pa kayo na nagpa-opera, wag muna. Ito muna bago kayo mag-decide ng iba. Kasi in 120 days yata yun, yung mga pwede nilang... Yung every other day, meron po kayong kwan, ozone po kayo. Yeah. Anyway, malalaman nyo yan sa research po ninyo. Ozone, Zomac, Dr. Roberto C. Oy. Ayan po, ang ating doktor. Ayan, hindi ko po kayo ipapahamak ng yung mga kakainin ang mga pera nyo dahil kasi nga ayoko nang ganun din. Kaya nga nung na-find outan ko itong ano at nalaman ko ito, nakilala ko po at nag-seminar po ako, pinuntahan ko talaga, approve sa akin. Oh, yan. Kaya napakaganda po. So anyway, tuloy ko po. Ah, sino pa? Ah, Chris Macho, hello! Hello, Ordaneta. Oh, ingat kayo dito, Ordaneta. Meron na rin pala dyan. Meron na rin. Ayan, Chris. Alan, nagaduti mangyari ta kam crime man. Sus Mariusef, baglaki din ta, dadtakan. So, Elisa Dalina Marcido. Ayan, hello! Yeah, Galvez Nelia Rada. Hello, Galvez Nelia, nandyan ka ba sa New York ngayon? Nako, buti na lang at ano, nakauwi ka na sana dahil kasi nga si nako, ang dami-daming mga ano doon sa Amerika. Ay, ingat ka diyan, huwag kang lalabas. Yeah, hello. Where are you? Nelia Galvez is watching from New York. Lindy Lorenzo Bulag. Hello po, madam. Aida De La Cruz. Hi friends, CCL. Hello. Aya, kumusta kayo dyan? Ala. Ingat-ingat kayo dyan. Huwag lalabas. Sana nandun ka sa sa Bulinaw. Kasi may resort din yan sa Bulinaw si Aida De La Cruz. Ngayon, dapat doon ka. Huwag ka muna dyan sa Manila dahil maraming ano. Tingnan mo ako, nandito ako sa Boracay. Oh, diba? Arlene Moralde, hello from Tarlac. Hello, how are you there, Tarlac? Sherwin Alberto, hi Sherwin, from the ABS-CBN. Sherwin, yan, isang broadcaster also, DJ. Ayan, at itong Japanese whatever. Hello, yeah. Lore Rathana, hello. Yes, thank you for watching. Satra Lakyan, kumusta po? Sana stay home, please. Huwag kayong lalabas. Mina Marshall from Hong Kong. Hi. Kumusta diyan sa Hong Kong? I heard that you are coronavirus free already there, huh? Which is good. I canceled my flight. The Cebu Pacific canceled my flight. I supposed to fly there, but they called me and they send me a message that they cancel my flight. Nako, ano ba yan? Nangyayari sa mundo. Tony Galvez, hello friend. Nako, Quezon City, marami dyan. Huwag kang lalabas. Stay home. Marami kang gagawin sa bahay mo. Ay, nako, laki-laki ng lugar mo. Mag-garden ka. Mag-harvest ka dun sa mga lagundi mo at ipatuyo mo at ipamigay mo. Para sa ganun, matulungan natin yung mga, ano, walang mga, mahirap hanapin yata yun eh. Ray Katajay, hello po, nice for you to watch my program. Rina Gariando, yan,
Salamat po sa ating mga viewers. Pasensya na po kayo dahil kasi nga ako'y ano, parang nai-stress po ako. Sobrang stress ko po dito sa Boracay. Dahil nga po kasi hindi ako sanay sa ghost town eh. Hindi ako sanay sa ghost town. Katapos lumabas ako kanina. Isang linggo ako hindi lumalabas. Tapos bigla akong lumabas. Aba, ni walang katao-tao. Grabe, wala mang katao-tao. Pero bukas din ang mga grocery. Pero siguro may limang tao lang ako nakita na naggala-gala. Tapos yung isa naman, yung mga sasakyan naman, pa isa-isa rin. For the first time dito sa Boracay with millions of tourists come in here, ngayon lang nagkaganito. Kaya nga parang ano eh, wow, ano ba ito? Ganyan din ba dyan sa Manila? Ang nakikita ko sa news at saka sa YouTube, ano eh, marami pa rin yung in and out dyan eh. Diba? Hindi parang ghost town. Dito talaga, totally ghost town talaga. Totally. Pag may time ako, eh, pero binawalan ako ng pulis kanina eh. Baka siguro hanggang dyan lang siguro magbo-broadcast ako para maipakita ko. Hanggang dito lang sa, ano, wag sa highway. Eh, hindi ako makatawid doon sa main beach. Dito lang ako sa back beach. Pwede. So, sa back beach, ipapakita ko na lang sa inyo next time. Okay? So, hanggang dito na lang po at salamat sa aking mga viewers. Salamat po at least sumusubaybay kayo. Please, ikalat po ninyo yung mga home quarantine dyan, na kung may mga ano, ipamigay ninyo yung mga dahon ng labundi po ninyo. Kasi nga, malaking tulong ang maibibigay niyan. Malaking tulong, promise. Kasi, halo, talaga po naman na how many years na, almost 20 years na. Na kasi yung puno ko dito sa Boracay, dito sa hotel ko, ano eh, napakaganda, napakadami na, ang taas na eh. Talagang puno as puno. Yun, nag-harvest ako kanina eh, idinry ko, baka may mga hihingi. At least meron ako maibibigay. Kasi ayokong idamot dahil gamot yan eh. Yan. Kaya doon sa Urdaneta, doon sa Kamarkisan, ang laki-laki yung punong naitanim ko dyan na lagundi. Kasi isinabay ko yan na nag-ano nung meron ako doon sa Alabang. Kaya kayo dyan, ita Urdaneta, dumawat kayo ijay dadi Oviedo Compound, O-V-I-E-D-O, Oviedo Compound, ijay, Kamarkisan, likod lang iti Divine Word. Nagdakkel nga lagundi ijay nga puno, hanyo nga maibus dahi iti kinaaduna iti dahon na yan. Okay, so itamot Bulinaw, dyan sa Bulinaw, Pangasinan, doon sa Monsure Island, doon sa farm ko doon, apat na puno ng lagundi rin doon. Kaya kayong mga taga-Bulinaw, kung may nanonood sa inyo, ipabalita ninyo na doon sa Monsure, meron akong puno doon ng lagundi. Yan. Okay? Siguro apat na puno doon. Alam mo, kaya talagang nagtanim-tanim ako dahil kasi I knew this tree, it will cure a lot of people. Kasi nga, hindi ka na, never as sa awa ng Panginoon, ano, hindi ako pumunta ng ospital or doktor para lang gamutin yung ubo ko or whatever, or sore throat or ano. Never. Mula nung naano ko yan. Kaya nga, I'm proud to say it, that promise. Siguro, kaya siguro na-research ko yan dahil sabi ni Lord, sige, maglagay ka, someday magagamit yan. Marami kang mabibigyan. O, diba, totoo. Ang dami ko nang nabigyan. Meron pa akong, kuminsan, nagkakating-kating ako, pinamimigay ko. Kaya marami na rin akong sa CCL na lang. At ang dami ko nang binigay ng mga ganyan kalaki. May puno pa akong pinahingi dahil kuminsan marami akong tinatanim na maliliit. Ala, pinamimigay ko lang po. Dahil nga kasi I knew that in one house you should have one trees like that. Ma-save nyo yung pera po ninyo dyan. Ma-save ninyo kasi
may symptoms kayo na nauubo na kayo or stress kayo or hindi na kayo makahinga, atching kayo ng atching. Ala, uminom ka lang ngayon, ha? Mag-boil ka ngayon, uminom ka ngayon, kinabukasan, ala na. Nag-mild na. Tapos, uminom ka ulit in 24 hours, wish was na. Kaya nga, try. Okay? Hindi ko ito ipapaano sa programa ko dahil ayaw kong masira kung hindi totoo. So, hanggang dito na lang. Ako po si Violeta, Vcof sa aking Facebook. At salasana nga, stay home. Kagaya ko, bored na ako. Pero, okay lang, Violeta. Okay lang. Kaya kuminsan, alam nyo, ang gagawin ninyo, manood kayo ng, mag-research kayo ng mga movie. Ang gaganda ng mga si yung mga bagong movie ngayon ni Jesus of Nazareth, mga ganon, yung mga tungkol sa Bible movie full. Yun ang i-research ninyo, Bible movie full. Naku, ang ganda-ganda. Ang sarap manood. Palagay ko na panood ko na lahat. Isa-isa, bawat isang gabi, isa. So, at ang pinapanood ko, yung mga intelligent dogs, tayo mahilig ako sa animals, cat, at saka comedy, sa UK Got Talent, yung mga The Funniest Auditions, ay naku, wala, nag-iisa akong nagngangak-ngak dito na tumatawa, mga comedy, number one comedy, best comedy, ayan, pinapanood ko. Eh, gusto ko kasing tumawa eh. Ang hirap yung ganun ka lagi, naiiyak ka dahil saan nangyayari. Hindi, kailangan tumawa ka rin paminsan-minsan. Kung hindi, naku, magkakasakit ka. O, diba? So, anyway, ganyan lang po. Amuse yourself. Try to do something. Yeah. And this is the time that you can do something good. Like, cleaning the whole house or your garden, plant trees, plant ng mga seeds, ganyan, para sa ganon, in 2 weeks time, ay anong maray mo, baka mamaya continuous na ito, wala na tayong mabiling pagkain, o di at least may plant ka dyan. O ako, ay Diyos ko, dami-dami kong kamatis, pipicturan ko pag hinug na sila, ipopost ko. Ang dami ko, nagtanim ako ng kalabasa, nasa paso lang yun ha, pero Diyos ko, ang dami-dami ng marami ng flower, nagtanim ako ng ampalaya, nagtanim ako ng singkamas, nagtanim ako ng more lagundi sa isang paso para may ipamigay ako kung mahihingi. Ayan, kasi nagputol-putol ako kanina eh. Marami akong vegetable. Yeah, may talong, ay na, naka-harvest na ako ng ilang talong. Di ba? Ganun lang naman eh, nag-enjoy ako eh, dahil kasi nga, it's a good therapy. Planting, gardening is excellent for therapy, lalo na kung stress ka. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo, at hanggang dito na lang. Salamat sa aking mga taga... mag-likes naman po kayo, i-share naman po. Ayan, si Naida Ligutom, hello po madam. Ayan, panuorin mo sa beginning madam, marami kang matututuhan. Okay, madam si Naida, buksan sa beginning po, dahil marami po akong advice doon, at ikalat po ninyo yun, yung mga advice ko para sa ganun naman, mabigyan ng hope yung mga nasa home quarantine sila. Okay, sinasabi ko na naman yan po, taga Pangasinan, Ordaneta, dahil sa Kamarkisan, may napakalaking lagundi dyan. Dito naman po sa Muntinlupa, Soldier Hills, meron po akong 4 na puno dyan, maski nakalagay lang sa paso, pero malalaki na sila. Ayan, dito naman sa Boracay, ayan, wala pa akong balita dito eh, na virus eh, pero kung meron man, pag may napapanood sa inyo, marami ako dito sa La Oviedo ng lagundi, grabe, punong-puno ang lago-lago yung lagundi ko dito. You are welcome to get some. Yan, kasi nga pag meron kayo sa loob ng bahay nyo yan, medyo mapipil mong safe, kasi minsan ka lang umino, mararamdaman mo na ang ginhawa.
Yan, kinabukasan. Ganun po yun. At hanggang dito na lang. Bye-bye. At ako inaantok na. Maaga akong natutulog ngayon. Kuminsan, alas 9, alas 8, tulog na ako. Pero hindi ko alam kung anong oras na. So, anyway, hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat po kayo dyan. Parang awa nyo na. Stay home. Para ma-less, less, less. Hindi eh. Hindi tayo nagli-less ng mga affected eh. Ng coronavirus. Kundi dumadami. Gumaganyan. Eh, paano? Ang daming mga pasaway. Pati may nandun sa gobyerno natin. Ayan si Coco Pimentel. Yang mga ano dyan, hawa-hawa na sila, nakaka-ano naman, Diyos ko. So anyway, alam na nga nila na nahawa sila, lalabas pa sila, makikihalubilo pa, pumunta pa ng ospital. Eh, ilang doctors, ang madaming mga doktor doon. Diyos ko, kulang na nga tayo ng doktor ito, babawasan pa ng mga doktor natin. Ewan ko lang anong mangyayari, basta ang the best I we pray. Pray na lang po tayo. We just pray to God that He's going to stop. Siya lang po ang makakapag-stop nito. Ayan. Okay? Hanggang dito na lang. Bye-bye. At may pahabol pa. Ayan, may nagpahabol dito. Si Megan Harris. Hi, Megan Harris. I'm sorry, I'm closing down. So, lockdown na. And also, you can watch in the beginning of my program. Yeah, because it's in Taglish. Kaya nga po ako nagtataglish, English, Tagalog, Ilocano. Dahil nga po kasi marami po akong mga foreigner din na mga nanonood sa akin at sa iba-ibang bansa. Ganon. Okay? Thank you very much. Bye-bye. Ayan, stress na ako. Nakikita nyo ako, oh.